good morning! Naku, may narinig kami dito. Yung mga hindi sumasagot, yun ang kauna-unahan naming naririnig. Kaya okay lang ba, pag may konting pagbate, dapat may konting pagbate. Pag may konting tanong, baka wala talagang pakialam sa katabi. Kasi alam niyo po ba, according po sa trainer, doctor... Yes, ganon. PUP. So, advisor ko pa, nagme-mentor po sa akin is mother ko. Is tayo daw po, okay lang na maging empleyado. But during our employment period, eh, kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat matuto rin tayo mag... negosyo. So, yun po yung kinuha ko. Naging empleyado rin po ako for 4 years sa iba't ibang advertising company. Pero after po nun, nag-decide po ako magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko tong negosyo na to sa Alliance in Motion Global, ay grabe, shinutdown ko po yung business ko. Even yung masteral ko, ati. Kinawa ko po tong negosyo na to, is humarap po ako sa napakatinding problema. At yun ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagustuhan nyo yung negosyo na ipapresent ko sa inyo ngayon, ay nako, magkakaroon na rin kayo ng problema. Okay lang. Siguro iniisip nyo, akala ko ba payaman, iba't problema lang pala. Hindi na ipapresent namin sa inyo ngayon, ay ma-encounter na naging problema ko. Ba, edi, wrong. Kasi yung iba hindi sumasagot niya. Oh, kaya lang yung iba hindi naman mapalakpak. Oh, at hindi nga po kapalakpak na ko ganyan pa eh. At nakataas pa ang kilay. At ang sabi, eh naman nga yan. Kaya joke lang yun. Ha? Hindi talaga yun. Naging problema. Ang naging problema ko po talaga, nung pong napil ko po yung kotse, eh hindi po ako marunong mag-drive. Oh, tsaka wala ko lisensya. Kaya yung time na balik yung kotse, nakausap ako sa ahente ng Honda. Sabi ko, paano paka-deliver naman dito yung kotse? Eh yung mga ahente, kilala mabubait yung mga yan. Tama po ba? Manahente. Nemabay talaga yung mga yan. So, deliver naman nila the next day. Sakala po ako nag-apply ng student license. Eh, ang student license, good for 6 months. Use, and since hindi nga ako marunong mag-drive, aba, na-maximize ko po yung 6 months. Pero, nung natuto ko mag-drive, ay grabe, excited na excited ako i-driving sarili kong kotse. At sa sobra excitement ko, may napatunayan ako isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko na totoo pala. Totoo pala ang insurance ng kotse. Bakit? Kasi unang sala ko sa kansala, bangga bangga nga ang saya nyo pa. Ha, pero kung kayo ngayon ang tatanungin ko, sige, kayo na lang umili, ano ba ang gusto nyo maging problema? Yung naging problema ko, itong pangalang problema na tipong ang galing-galing mo mag-drive, kasero ka sa daan, may lisensya ka pa, professional pa, pero ito ngayon ang problema mo, wala ka namang sariling sasakyan. Ano mas gusto yung problema? Yung nauna yung pangalawa, mas maganda yung problema ko, di ba? Dahil madaling mag-aral mag-drive at madali rin kumuha ng lisensya. Pero mahirap bumili ng sariling kotse. Kaya kung gusto nyo maging problema, naging problema ko, naku, simple lang ang kailangan nyo gawin. Kailangan lang po, keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Parang nagdadalawang isip yung iba. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Yes. And 5 hours. Yes. Sige, matira kayo dito. Okay, and according po sa second book ni Robert Kiyosaki, ang income daw po natin ay nanggagaling lang sa apat. It's either through employment, self-employed business, or investment. Pero itong 4 quadrants na to ni Robert Kiyosaki, hinati na lang po yan sa dalawa ni John Paul Getty. And according po sa kanya, it's either we are receiving linear income or we are receiving residual income. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi po natin linear income, ito po yung mga tao na nagtatrabaho para kumita ng... Or in short, ito rin po yung mga tao na no work, katulad po ng mga empleyado. Pero ito po ha, I have nothing against sa pagiging empleyado kasi naging empleyado rin ako eh. Yun nga lang, ito talaga ang reality. Pansinin mo, isang empleyado, umabsent ng 1 linggo, anong matitira sa sweldo? 1 linggo lang, wala ka agad. Bawas lang, syempre. Kasi nga, no work, no pay. Even mga self-employed, sa mga self-employed, mga lawyers, doctors, pero pasanin nyo, at doktor na hindi walang clinic, hindi na nagpapasyente, may kita po ba? Kahit nga lawyers na wala namang kaso, may kita po ba?
Bakit? Kasi nga pag sinabi nating linear income, ito po yung your spending, your 100% effort na mag-isa ka lang. Na kapag ikaw mismo nawala, nagkasakit ka, eh di bali wala na rin yung 100% na effort mo. But compared if you belong to residual income, ito na po yung mga tao na kahit hindi na nagtatrabaho, eh kumikita pa rin ang pera. Meron bang ganon? Meron po. Yan po yung mga negosyante at mga investors. Katulad po sa generation natin ngayon, sino po yung kilalang-kilalang yung malalaking negosyante dito sa Pilipinas? Henry C. Ano pa? Lucio Tan. Isa-isahin natin yan. Si Lucio Tan po, ano-ano mga kumpanya ni Lucio Tan? Philippine Airlines. Ano pa? Fortune Tobago. Ang tanong ngayon, si Lucio Tan po ba? Nakita nyo na napalipad ng aeroplano ng Philippine Airlines. Yung iba hindi sumasagot, nakikita ko kayo eh. Mukhang nakita nyo na. Uulitin ko ang tanong. Si Lucio Tan po ba? Nakita nyo na nagpalipad ng aeroplano ng Philippine Airlines. Aba, dapat lang hindi kasi mataas po yun. Joke lang. So, hindi talaga natin makikita. Pero ang tanong ngayon, si Lucio Tan po, magkano kinikita niya? Oh, di ba? Hindi lang po millions yan. Billions pa. Bakit? Kasi nga, pag sinabi nating residual income, ito po yung your spending, your 1% to 100 people. Na ito din po yung principle na sinusunod nila Henry C. Ano yung mga kumpanya ni Henry C? SM. Ano pa? BDO. Ang tanong ngayon, si Henry C po ba? Nakita niyo nag-bagger sa SM? Yung iba hindi na naman sumasagot. Mukhang nakita nyo na. Ha? Uulitin ko ang tanong. Mukhang di tayo nagkakaintindihan. Si Henry si po ba nakita nyo nag-bagger sa SM? Yes. Si Henry si ba nakita nyo nag-share sa BDO? Yes. Pero ang tanong ngayon, magkano kinikita ni Henry si? Billions na naman. Bakit gano'n na nangyari? Kasi nga, pag sinabi nating residual income, ito yung kahit hindi ka na magtrabaho, you still have 1% of the 99%. People, nakatulad ni Henry C. Lucio Tan, libo-libong empleyado niya ang parang katulad na lang nito. Alam niyo po ba, ito po yung principle na sinusunod naman sa 100 tao kesa kita 100 piso ni Chinese. Wala na, pero dito isa lang ang magkasakit. May kita ba si Chinese? Yes, meron pa rin siyang 99 pesos na kung tayo daw po papasok ng negosyo. Ito po yung kauna-unahang dapat ini-implement natin. Yun dapat may sulat ang pentel pen. Ito yata. Okay, so ano yan? Yan po yung principle na ginagamit ng mga... ano yung principle na ginagamit nila? Paano sila nagpaparami? Anong tawag doon? Franchising. Parang katulad po ng McDonald's, royalty income, si Ray Kroc. Pero ito, tignan nyo ha, ilang branches meron ba ang McDonald's? Oh, hindi lang yan nationwide. Worldwide pa yan. So imagine nyo, ilang 3% si Ray Kroc. Tama, tikok na talaga. 6 feet under the ground na. Imagine nyo na lang ha, si Ray Kroc, patay na. Pero kumikita pa rin ang pera. Ang tanong ngayon, gusto nyo ba mangyari sa inyo yun? Ayaw talaga. Ito, baka naman iisip mo na iba. Ay, kailangan ko bang mamatay para lang ma-implement yan? Ito po, lilinawin ko. Ah, wala naman po yung sinabi na kailangan may 6 feet under the ground na rin kayo. Ha? Aba, kahit buhay na buhay ka, kayang-kaya mong i-implement yan. Especially, lalo na, congratulations sa mga part ng AIM Global. Bakit? Kasi dito po sa AIM Global, ini-implement po natin ang law of leveraging. Para katulad po nito, ako, nandito ako ngayon sa harapan nyo. Eh, may mga business partners ako somewhere Middle East, somewhere Southeast Asia, meron pa nga somewhere US. Eh, pansinin nyo po ha, anong oras ngayon dito? Umaga o hapon? Doon sa US, anong oras? Gabi. At pagdating ng gabi dito, anong oras doon? Umaga, pansinin nyo, umaga doon ako tulog na. Pero business partners ko sila, pag ginawa nila ang negosyo, may kita po ba ako? O, ang tanong ngayon, gusto nyo ba mangyari rin sa inyo yan? Yes. O, pero eto, kung gusto nyo po mangyari sa inyo yan, ako, kailangan tanggalin mo tong sakit na to.
Ano yung sakit na yan? Acne. Hindi po yun yung mga pimples na nagtutubuan sa mga mukha natin, ha? Ano yung acne na yan? Eh, ito po yung mga tao na alam ko na, yan, may kilala po ba kayong ganyang klaseng tao? Oh, ang dami niyan, di ba? Eh, iniayaya mo na hindi sumama. Eh, sabi mo, ay, Mare, tignan mo yung negosyo ko. Ang ganda. Ang isasagot lang sa'yo, ay, naku, Mare, alam ko na yan. Eh, sinama yung kumpara mo, ay, bro, tignan mo yung negosyo ko. Ang ganda. Ang isasagot lang sa'yo, ay, naku, bro, alam ko na yan. Aba, lahat na lang ng bagay, alam niya. Eh, sabi nga doon sa mga business books na nabasa ko, there is no permanent thing in this world rather than change. And change is equals to growth. Na kung gusto mo daw mag-grow ka as individual, about dapat marunong ka mag-adapt sa mga changes. Kasi sabi nga nung isa sa mga mentor ko, if you always do what you've always, then you will always get what you've always. Anong done? Got! Yung ba yung mga ito na ano itong English kasi? Ang bilis pa. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga nila, kung paulit-ulit lang ang ginagawa mo, ang resulta mo, ano? Paulit-ulit lang din. Kaya nga, for things to change, you have to change. Hindi mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay mo sa kapitbahay mo. Ha? Mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay mo. Kanino? Sa akin lang, sa sarili. Ha? At eto ba, dahil ko nakikita mga kabataan ngayon, palibasa, wala pang pasok. O, para na rin sa mga magulang na nandito ngayon, nako, may mga virus na kumakalat sa kabataan ngayon. Ano po yung virus na yan? COD.com. Ano yung COD.com? Nako, yan po yung mga kabataan na care of daddy, care of mommy. Sino yung mga yan? Yan po yung mga kalabit? Pengi. Sinasabi, oy daddy, pengi naman ng panglod. Mommy. Aba, lahat na lang iniasa sa magulang. Pero ito, pasan ninyo, ano bang nangyayari? Bakit ganun? O, pasan. Ay, cum laude, para pagka-graduate mo, makakuha ka ng magandang? O, diba, alam na alam natin yan. Pero basa ninyo, ano laging sinasabi ng mga Chinese parents sa mga anak nila? O, ikaw anak, aral ka buti, ha? Para pag iyo graduate, hawak ka ating? Nakikita niyo po ang pagkakaiba? Ang mga Pilipino sa nakafocus, more on? Employment. Pero ang Chinese sa nakafocus, more on? Eh, ang tanong ngayon, sino ang mas successful sa dalawa, Filipino, Chinese? Chinese, at sabi nga nila, sa prinsipyo ng buhay, kung gusto mo maging successful ka, simple lang. Kailangan lang dumikit ka at makinig. Kasi pasanin nyo, noong time na nag-aaral tayo, hindi ba lahat ng mga kaklase natin mga matatalino? Pero pasanin mo, lahat din nakaklase mong bobo. Magkakasama. Diba, nasa refer lahat yung mga yan. Bakit? Kasi magkaka-cheating mate yung mga yan. Sabi nga nila, birds of the same feather are the same birds. Tama po yun. Flocks together. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya po mag-ingat tayo sa mga tao na pinapakinggan at sinasamahan natin. Dahil more or less, sila yung mga tao na nakaka-impluensya. Kanino? Sa atin. Kaya nga, kaysa na kung mag-conduct ng mga seminars, isa po ito sa principle na lagi ko talagang sinishare, na kung gusto mo maging successful ka, simple lang naman eh. Kailangan lang dumikit ka at makinig ka sa mga taong successful din. Malinaw po ba tayo din, mga kapatid? Yes! Yung iba hindi pa rin talaga makarecover, hindi pa rin talaga sumasagot. Ha, siguro yung iba nakakidnap dyan, kaya parang ano nangyayari? Ha, ito, para once and for all, matapos na ang question mark sa utak mo. O, lilinawin natin, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Naku, yung iba hindi pa rin talaga sumasagot. Uulitin ko, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ayan, mga social business o negosyo. So, ang tanong ngayon, mga kapatid, importante bang kumita tayo ng pera? Yes! Mahalaga bang kumikita tayo ng pera? Yes! Dahil tayo ay mga mukhang... Nilino ko na yung usapin na yan, di ba? Kaya kayo nandito, kayo po ay mga mukhang... Pera!
Pura talaga, negosyante, ha? Huwag masyadong pahalata. Okay, so umpisa na po natin. So ano ba itong negosyo natin? So ang company po natin is Alliance in Motion Global. Established po tayo 2006. So mag-8 years po ang ating company. Ang mga incorporators po natin, sila Dr. Ed Cabantog. So siya po ang ating Chief Executive Officer. Ang ating pong CFO, Chief Finance Officer, si Engineer Francis Miguel. At ang ating Chief for Marketing and Training Officer, si Mr. John S. And we have tied up with a lot of company, billion dollar company po yan. We have Nature's Way, we have DSM, and we have AMS Life. And sa dami po ng mga produkto, ito po yung pinaka flagship product natin, C24/7. So ano bang C24/7? Meron po siyang 22,000 phytonutrients. Ano-ano yan? We have 29 vitamins and minerals and trace minerals. So kailangan po yan for immunity, para mabuhos ang immune system natin. We have amino acid, maganda po yan para sa mga building blocks of protein. And super green food, makakatulong po yan sa mga may bukol sa loob ng katawan, yung mga cyst, goiter. And we also have 12 whole fruit juice blend and 12 whole vegetable juice blend. So sabi nga dyan, whole, ibig sabihin isinama ang balat at buto, kasi according sa research, 95 to 98% ng nutrient content ng fruit and vegetable ay nasa balat at nasa buto, kaya isinama na siya sa C24/7. And we also have 12 mushroom, maganda po to sa mga diabetic, sa mga may ugat natin at sa mga may bukol din sa loob ng katawan. 12 digestive enzyme, makakatulong po to para tayo ay ma-detoxify, para mailabas natin yung mga toxin sa loob ng ating katawan. And we also have 12 herbs and specialty nutrients na kung maganda po to sa mga taong makakalimutin at yung mga barado o mga ugat. And we also have 10 EFA essential fatty acid, maganda naman po to sa ating puso. And we also have 5 anti-aging antioxidant enhancer from the world itself. Anti-aging, nagpapabagal ng proseso ng pagtanda. At sinamahan ka pa ng 4 longevity polyphenols, na ang ginagawa po niyan is nire-reverse niya ng 30, imagine, hanggang 60% yung pag-age ng organs natin. Meaning, kapag sa mga idaran nyo ngayon, kayo'y uminom ng C24/7, ako, hindi po malayo mangyari. Pwede kayong umabot ng hanggang 100 years old. Oh, ang tanong, sino dito gusto umabot ng 100? Taas ang mga kamay. Parang hindi naman lahat nagtaas, pero lahat pumalakpak. Ha, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Siguro iniisip na iba, ako, ayoko umabot ng 100. Bahala, gawin ako ng mga anak ko, ng mga apo ko, baka ako'y nakadayapir. Nako, ito uulitin ko, ha. Kahit umabot ka ng 100 years old, since na-reverse niya ng 30 hanggang 60% yung pag-age ng organs mo, meaning kahit umabot ka ng 100, ang pakiramdam mo ay parang batang-bata ka pa rin. Oh, tipong kahit 100 ka na, nakakapag-ballroom dancing ka pa rin. At kahit 100 ka na, nakakapag-dota ka pa rin. Oh, kaya ang tanong ngayon, sino dito gusto umabot ng hanggang 100 years old? Sa mga kamay. Ako, kailangan may suhol, ha? And we also have other products like Complete. So, ang Complete naman po, meron po siyang 16,000 phytonutrients. Counting refresh, ilan ang phytonutrients ang C24/7? 22,000. So, ang Complete din po, 16,000, kasi yung laman ng C24/7, iyon din po ang laman ng Complete. Eh, bakit naging 16,000? Kasi wala na po dito yung nakakabag reverse ng aging, yung longevity polyphenols. Bakit nawala? Kasi ito naman po yung full concentration na niya ng longevity polyphenols, which is restore life. So, bukod sa nakakapag-reverse ng aging, may capacity din siya para tayo ay papayatin, kasi nakakapagpabilis siya ng metabolism ng ating katawan. And we also have slim and trim. Ito naman po ay nakakatanggal ng gana sa pagkain, kaya ikaw rin ay papayat. And we also have Kiddy 24/7. Maganda naman po yan sa mga bata, kasi may multivitamins na sinamahan pa siya ng fruits and vegetables. Plus, we also have My Choco for the Kids. And again, lahat po ng laban ng Complete, nilagay na po natin sa My Choco. Kaya kung ano yung mga health benefit ng Complete, yun din po magiging health benefit
benefit ng My Choco. At dinagdagan na rin po siya ng DHA, good for the memory. And we also have Luven. So ito naman po yung kape. And again, lahat po ng Luven ang complete. Nilagay na po natin sa ating Luven. Kaya saan ka nakakita? Nagkakape ka na. Nag-multivitamins ka pa. At nagkakape ka na. May prutas na. May gulay pa. O, lahat ng Luven ang complete. Nilagay na po natin sa ating Luven. And we also have Natural Essentials. Ito po yung top. And again, lahat po ng laman ang complete, nilagay na naman po natin sa ating toothpaste. Okay, yung iba nagtataka, bakit? Iinumin ba natin ng toothpaste? Hindi, kasi kung babalikan mo yung science class mo, may mga nerves, may mga glands sa loob ng ating bibig. So, yun po yung mag-absorb ng nutrient content ng complete. And we also have Pampa Beauty. We have White Light. It's our first sublingual glutathione. So, ang added effect po niyan tayo ay puputi. Oh, magkali naman tayo. Ano ang added effect? Tayo ay? Oh, walang pumanganga kung sila'y gaganda. Ha? Malinaw na malinaw. Ang added effect ng white light, tayo ay? Oh, kung gusto talagang gumanda, sabi mo magdagdag ng perfect white. Kasi ang perfect white po, anim ang active ingredient po niyan at isa po niyan ang cystine peptide, which is more on Botox effect. Binabanat niya ang ating mga wrinkles. Kaya nga ang ginagawa nito, it will make you look 10 to 20 years younger on continuous usage. And we also have Colidus, cholesterol reducer. So maganda po sa mga may barado ang mga ugat. And we also have Vida. Ano po ang Vida? Iyan po ay isang juice daw. Oh. Pero iyan po ay isang klase ng dilator. Oh. Para mas madali tayong magkaintindihan, tanungin ko po kayo, familiar na po ba kayo sa mga dilators? Alam niya ng sagot. Parang may pagdududa. Yes. Alam niyo po ba, familiar na po kayo dyan, baka hindi lang kayo aware na iyon po yung tawag doon. Yung mga dilators, yun po yung ibinababad sa ilalim ng dila. Yung kapag inaalta presyon, ano yung mga ibinababad sa ilalim ng dila kapag inaalta presyon? Calci black, oh, catapress, mono black, halo black, yun yung mga black-black na yan. Diba? Pag binabad sa ilalim ng dila, pag inalta presyon, ano nangyayari? Nag-normalize ang presyon. Bakit? Kasi ang ginagawa po ng mga dilators, from the word itself, dilate, bumubuka, nag-e-expand yung iyong ugat. So, ibig sabihin, kahit barado ang ugat mo, pag bumuka na ang ugat, bumubuka rin yung daluyan ng dugo. Kaya nagno-normalize yung blood pressure. Pero yun nga lang, yung mga binababad sa ilalim ng dila, tanungin ko po kayo, tuwing kailan po ba natin yun inilalagay sa ilalim ng dila? Kapag tumataas ang presyon, pwede po bang ibabad yun ng hindi pa? Nang normal pa? Hindi, di ba? Eh, pero ito po, sabi nga sa research, last year, ang number one killer disease ng Pinoy, it's more on the heart, it's more on cardio. At alam niyo po bang may pagka-traidor po yung ugat na yan? Eh, yung puso natin. Eh, paano kung yung halimbawa, yung alta presyon mo, dumiretso sa utak, anong tawag doon? Stroke. Eh, paano kung dumiretso sa puso, anong tawag doon? Heart attack. Eh, paano kung dumiretso kay Lord? Ay, wala na. Goodbye. Goodbye. Pero alam niyo po ba, ang good news with AIM Global, ang lagi po nating sinasabi dito is prevention is better than and prevention is cheaper than. Oh, mas mura po talaga ang mag-prevent kaysa magpa-ospital. Dahil pagkatas ng ospital, natatapos ba doon? Hindi, ah, marami pang reseta. Ang good news po with Vida, iyan po in a form of juice. So, ibig sabihin, anytime pwede mo na siyang inumin. E di umaga pa lang, uminom ka na ng Vida. Pag umaga, uminom ka na ng Vida, nakabuka na ang ugat mo. So, ibig sabihin, mas less yung chance na ikaw ay aatakihin. So, ang tanong ngayon, mga kapatid, maganda ba ang ating mga products? Yes. And we also have CardioPulse. So, ito po yung hindi na po iniinom. So, ito po yung parang angiogram. Ito po yung nagtetest kung gano'n naman katindi ang barado ng ugat mo. Okay? Pero sa labas, ang angiogram, nag-range po yan ng 100 to 500,000. Ang good news with AIM Global, ang CardioPulse po, kapag ikaw ay member, magkano? Anong 350? May tubo ka. Magkano? 300 pesos. Kapag non-member, magkano? 1,000 pesos. At ang good news dyan, kapag ikaw ay bumili ng global package, libre na ang CardioPulse check-up. Okay? So, tapos na po ang first part natin. So, eto ngayon ang tanong. Maganda po ba ang ating mga products? Yes!
Okay lang ba pag shinare natin yan sa ating mga kakilala, babayaran tayo na ngayon global? Siyempre naman, kasi alam niyo po ba, simple lang naman po itong negosyo natin. Ang kailangan mo lang gawin is dapat ikaw muna ang gumamit. Pero ito, negosyo na ang pag-uusapan natin. Pag pinag-uusapan ng negosyo, ano po ba ang unang-unang kailangan? Puhunan, kapital, pera. Naku, mali. Alam niyo po bang pangalawa lang yan sa kailangan kung gusto mo talagang magnegosyo? Oo, kasi ang unang-unang dapat na meron ka kung gusto mo talagang magnegosyo is dapat meron ka munang utak ba? Idea? Tawa yung sagot ng iba. Bakit? Kasi pansin niyo po ha, alam niyo po ba, bigyan ko kayo ng example, alam niyo po ba ang manginasal? Oh, pero para mas magkaintindihan tayo, mukhang nagsisiksikan na sila doon, okay lang po ba, abante po tayo ng konti? Ayan, para baka hindi pumasok yung idea eh. Sa mga nakatayo. Oh, may nag-OPP na yata, may nag-OPP na sa likod. Okay. Ayan. Okay, oh, ready na po ba tayo? Okay, sa ano ulit ang kailangan? Totoo po yun, patunayan ko sa inyo. Alam niyo po ba ang mga inasal? O, yung iba, hindi na naman sumasagot. Mukhang hindi na naman alaw. O, baka naman narinig lang. Narinig na po ba mang inasal? Yes! Ayan, narinig na lang. So, alam niyo po ba mang inasal? Nagkumpisa po yan sa isang 26 years old. Ilonggo. Ang sabi niya sa sarili niya, ang sarap ng chicken namin dito. Gusto kong i-share sa buong Pilipinas. Eh, tanuhin ko kayo, ang isang 26 years old, sa palagay niyo po ba, may enough na kapital para makapagtayo ng Luzon, Visayas, Mindanao na branch? Walang pera yung ganyang idataw po ba? Pero naniwala siya sa idea niya. Kaya ang ginawa niya, pinresent niya yung idea niya sa bangko. At itong bangkong to, naniwala naman sa idea niya. Kaya siya ay pinautang ng pera. Nung pinautang siya ng pera, nagsulputan ang mangina sa Luzon, Visayas, Mindanao. Eto ngayon, nung lumabas na sila, may na-insecure, nabubuyog. Sino yung bubuyog na yun? Ano nga si Jabby? Oh, pansinin nyo, ang inutang po ng bata, millions. Pero magkano binili ni Jollibee? Billion. Imagine nyo, yung 26 years old na yon, nag-umpisa siya, walang pera. Pero ano na siya ngayon? Billionaryo. Saan lang nag-umpisa? Idea. Ito ang mas madalas, mas makaka-relate kayo dito. Madalas nangyayari ito sa bawat pamilya. Ang laging sinasabi ng mga magulang sa mga anak nila. O mga anak, dito lang muna kayo sa Pilipinas. Ang mga iba, masama na kami ng nanay at tatay mo. Magtatabaho muna kami din. Mag-OFW para pagbalik natin dito sa Pilipinas. Saka na lang tayo mag... Yung ba, hindi hata naintindihan. Hindi nakasagot. Mag... Ne-negosyo. Nangyayari po ba? O kaya lang, ito ang kadalasan nangyayari. Pagbalik ng Pilipinas, ang tanong, may pera po ba? Wala. Mapanghusga naman kayo. Wala ka agad. Meron naman. Yun nga lang, kadalasan, ito na naman ang nangyayari. Pagbalik ng Pilipinas, ha, babalita ng mga kamag-anak. Uy, si Tito, si Tita, galing pala sa ibang bansa, maraming dollars yan. Kalabit pingi tayo. Eh, nabalitaan pala mga kapitbahay. Uy, ano yung balikbayan box? Galing pala si Kumawas, kumparek sa ibang bansa, maraming dollars yan. Patoma ka naman. O, kaya eto ngayon, dumating yung point. Alam. Ang kapatid, ang pera, kaya naman po yung gawa ng paraan. Kasi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, nok-nok ang dami ng dahilan. Aba, traditional business po yan. O yung mga sari-sari store, o kung may pera ka, mag-franchise ka. Kung malaki talaga ang pampuhunan mo, na business. Pag pinag-usapan naman natin, non-traditional business, mas kilala po ito sa tawag na network marketing. Iyan naman na kayo. Kapag pinag-usapan traditional business, saan mo ba unang-unang nilalagay ang puhunan mo?
Saan? Anong dapat mong unahing asikasuhin pag magta-traditional business? Yun, permit. Importante po bang legal ang negosyo mo? Yes, kasi kahit nga sa mga sari-sari store ngayon, may mga permit na. Tama po ba? O lalo na kapag illegal ka at may inggiterang kapitbahay, anong gagawin nun? Aba, isusumbong ka nun. Eh kahit nga nung galing ako ng Olonga po, even yung mga tulak-tulak na ganyan, mga fishbowl, aba, may mga nakalawit na sa kariton, may mga permit na rin. Importante ang permit. Eh paano kung halimbawa, corporation pa ang itatayo mo? Saan ka pupunta? Pupunta ka muna ng SEC para i-register ang negosyo mo. Pupunta ka pa ng DTI para sa company name mo. Tapos pupunta ka pa ng munisipyo, pupunta ka sa fire permit, eh kung food industry pa ang napili mo, kukuha ka pa ng sanitary permit. At pagkatapos yung pupunta ka pa sa BIR, ngayon sa BIR na rin nagpapa-imprenta ng mga resibo. At pagkatapos nun, pupunta ka pa sa barangay. At pagkatapos sa barangay, wala, lagay, wala nun. So, tatapos tayo sa barangay. Okay, oh, pagkatapos mong gawing legal ang negosyo mo, anong susunod mo dapat asikasuhin? Pwesto. Dapat maganda ang lokasyon. Kasi kahit sabihin pa natin na napakaganda ng produkto mo, aba, subukan mong pumwesto sa bundok ng Tralala. Ang tanong, may bibili? Wala, ha? Kaya importante ang pwesto. O, sabihin na lang natin, nakakuha ka ng magandang pwesto, nasa may intersection ka pa, nakuha mo corner lot, aba, daan na maraming tao. E palibhasa, bakante nga, nabalitaan ni Gokong Way, uy, merong butik doon, tabihan natin. E nabalitaan naman ni Henry si, uy, andun na si Gokong Way, makapagtayo naman ng SM. O, ang tanong, ano nangyari sa butik mo? Butikin na. Eh, babana ko, naiisip mo ngayon, ay, maganda negosyo yata ngayon, pagkain. 100% ang ROI ngayon sa pagkain. Pero eto ngayon, nagtayo ka ng restaurant, eh, tinabayan ka naman sa mga malalaking restaurant, mga food chain. Ang tanong ngayon, ano mangyayari sa restaurant mo? Pinangat. Tayo yung pinangat? Aba, pinangat long init na, hindi pa nakakain. Kayo-kayo na lang kumakain para hindi lumutan. Ay naku mga kapatid, kahit sabihin na natin na maganda ang pwestong nakuha mo, ang naglalabanan po ngayon is big fish versus ano, small fish. Kasi sabi ko lang kanina, kapag tinabayan ka ng malalaking negosyante at maliit ka, kakainin ka ng buhay. Aba, ang naglalabanan po ngayon is big fish versus big fish na. O eto pa, pangatlo na kailangan, legal ka na, may pwesto ka na, anong susunod? Yung mga kuryente, anong tawag doon? Yung mga bills or overhead expenses. Importante po bang kuryente? Yes, kahit nga sari-sari store, importante po ang kuryente. Subukan mo huwag maglagay ng kuryente. O, paano yung mga soft drinks mo? At pagdating ng gabi, aba, kandila lang ang ilalagay mo. Ayan na, sasabihin yung mga kapitbahay, ayan nangyari dyan, may lamay ba dyan? Ang daming pagkain, kainin na natin. O, nalugi ka na. Dahil kinain. O, huli na to. Ano yung pinakahuli na importante pag magnegosyo ka? Ano? Namuhuhunan ka na dyan. Hindi po libre ang permit. Ha? Ano? Ano yung pinakahuli? Yun, produkto. At kailangan, pag ikaw ay mayroong produkto, maayos ang inventory. Kasi lalo na sa panahon natin ngayon, ulitin natin, sari-sari store, eh, inggitera nga yung kapitbahay. Aba, nagtayo, mini grocery, mas kumpleto. Ikaw na consumer, saan ka pupunta? Sa mini store o sa mini grocery? Sa mini grocery. Kaya kapatid, kung nasa isip mo ngayon na mag-traditional business, o, eto lang naman ang kailangan mong paghandaan. Ha? Dapat pumila ka ng pumila, kakakuha ng permit, magandang pwesto mo, may mga overhead bills ka, at maayos ang inventory. Pero kapatid, kung naiisip mo na mag-network marketing, ano ba ang kailangan mong ihanda? O, mga members, tulungan nyo na lang ako dito. Ang tanong, pag pinag-usap, usapan ng permit. Kayo ba ang nag-asikaso ng permit ng AIM Global? Yes. Kayo ba ang nag-asikaso ng BFAD ng mga produkto natin? Yes. O anong contribution nyo dito? Ortigas ang gawing head office? Yes. Eh yung mga branches natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kayo ba ang namili? Yes. Eh yung mga branches natin sa Taiwan, wala na naman. Pangatlo, ang tanong mga members, kayo ba ang nagbabayad ng kuryente ng AIM Global? Yes. Ay, yung iba natutulog lang, nagpapalamig eh. Oh.
Ne, joke lang. Wala natutulog. Gising na gising yung mga. O, anta na mga members. Kayo ba ang nagbabayad sa security guard natin? Hindi. Yung iba, walang ginawa. Kung di tumayo ng tumayo, binabalik sa usaw yata. Hindi umiinom ng produkto. Good morning, talino. Good morning. So, anta na. Ano na naman ang contribution mo sa overhead bills ng AIM Global? Wala. Wala na naman. Puro kayong wala. Ayoko na kayong kausap. Ang kakausapin ko na is yung mga first-timers, ha? O, mga first-timers. Kung katabi mo ngayon, yung nag-imbita sa'yo, ang sabi sa pang-apat, importante ang inventory, stock ng produkto. Pakicheck nga yung nag-imbita sa'yo kung meron man lang stock ng produkto sa bag. Sige nga, o, nagkakagulo na naman kayo dyan. O, baka box lang yung mami, ha? Wala naman nagtatas! Wow! Wow! Bida! Wow! Sashay! Power! Wow! Brochure! Proud ka pa na namin! Ay, nako! Sige! Wala naman kayong dala. So, mga first-timers, anong dala na nag-imbita sa'yo? Eh, sa inyo na lang manggaling. Kung kayo ay magne-negosyo sa panahon ngayon, ano ba yung gusto nyo? Yung pipila kayo na bimbing. Sige, dito na lang kayo. Ano lokasyon na wala na? Ano yung gusto nyo? May mga overhead. Pero yung kung kailan lang bibili, sa kailan bibili? O, nga ba ng business on network marketing? Ay, naka mga kapatid, alam nyo po ba? Ako rin eh. Yan din yung naging choice. Yung lokasyon. Oo, totoo po. Kasi sa totoo lang mga first-timers, ha, aaminin ko sa inyo, kung gusto nyo talagang kumita ng maganda. Ito. Ayan na, nagsisikuhan na. Sabi mo, kailangan pumunta. Umaga pa lang, nasa amin ka na. Ay, naka mga kapatid. Totoo po yan. Mukhang nagkaka. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan pumunta dito. Kasi alam mo siyang mabuti. Isaksak mo siya sa kukuha. Pwede mo siyang i-share. At pangalawa, hindi lang syempre sa utak. Kailangan isaksak mo rin siya sa puso mo. Bakit? Kasi pag minahal mo ang negosyo na to, grabe, mamahalin ka rin niya ng sobra-sobra. Ganyan ang AIM Global. Eto pa. Pangalawang rason, lokasyon. Bakit? Kasi kung halimbawa kayo, may mga kakilala po ba kayo sa Southeast Asia? May kilala po ba kayo sa Middle East? May kilala po ba kayo sa US? Kaya nyo bang puntahan? O, ang good news dyan, hindi nyo po talaga kailangan din pumunta dito, pumunta doon. Bakit? Kasi ito pong negosyo natin, live na live, pwede mapanood live na live ng inyong mga prospect, even sa ibang bansa. Bakit? Via Justin TV. Ayan po, katulad niyan, may camera tayo, napapanood po tayo ng live ngayon, kaya kumaway kayo, kawan. Ako lang po nakikita dyan eh. Hindi lumilig ko yan. Okay? So, pero paano naman kung halimbawa US, opposite nga yung oras nun. Ito po ang good news. Yan pong mga nag-invite sa inyo, mga well-trained po yan. Alam na alam niyang mga yan kung paano gamitin ang Facebook. O, ang tanong, may Facebook account po ba? Kumikita ba kayo sa Facebook? Ay, mga members, syempre, kumikita kayo. Oh, ang good news, mga first-timers, paturo lang kayo dyan. Bakit? Kasi sa ngayon, Facebook, online marketing, gamit na gamit po natin yan sa negosyo natin. So, ibig sabihin, napakadali na pong i-share ng ating negosyo. Eto pa, kahit sabihin na natin, napakalaki ng traditional business mo. May warehouse ka pa. Ang dilema, paano kung may dumating na Yolanda? Na ano yun yung isa pa, yung dito, ano ba yun, palawasa kinalabutan ko na si Ando. Tama? Paano kung halimbawa, may mga ba, ano ngayon na mangyayari sa mga produkto sa warehouse mo? Wala, lumutang-lutang din yan. So ano nangyari sa puhunan mo? Lutang-lutang din. Oh, pero ang good news, dito sa AIM Global, pansin mo, walang stock yung mga yan. Ang dala lang yan, brochure. Yung iba nga, wala pa maipakita ang brochure. Bakit? Kasi ang negosyo nila, nandito at nandito na. Na kahit saan, kahit kailan, kahit anong materyales, tumatakbo ang negosyo. Kaya nga, kung kailan kailangan, sakalang bibilhin. Maganda po ba ang negosyo natin? Yes!
At eto pa, hindi nakasulat dyan eh. Ang gustong-gusto ko rin dito sa negosyo na to, pwedeng-pwedeng gawing part-time. O sino dito mga members na holiday lang eh? Kaya nandito. Mga empleyado. O tingnan nyo, kung nagtaas ang kamay, yung katabi mo, yun yung nag-imbita sa'yo. Pansinin mo yan, kaya ka nga nandito. Pag bandiglak niyan, hindi yan nagtrabaho. Ikaw agad ang kinulit. Bakit? Kasi itong negosyo na to, pwedeng-pwedeng gawing part-time. Aba, eh, subukan mo mag-traditional business ng part-time. O, sabihin natin pumasok ka, 8 to 5. Anong traditional business? O, walang kasawaang sari-sari store. Sabihin na lang natin, paglabas mo ng opisina, pagpasok mo, sari-sari store mo na. O, diba? Nag-time swap ka. O, sabihin na lang natin, 8 to 5. Nagbukas ka ng sari-sari store, 5 to 12. Ang tanong, yayaman ka ba? O, pero ang good news dito sa AIM Global, kahit part-time lang, pwedeng-pwede kang yumaman. O, kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, uulitin ko, anong gusto nyo? Yung pipila na pipila ka, kuha ng permita, wala na. Mag-aanap pa ng lokasyon na wala na. May mga overhead o wala na. Mag-inventory o wala na. Traditional business ba o network marketing? Kumbinsidong napakaganda ng network marketing, eh tatapating ko na rin po kayo. O malaki? Mga mata nyo na nang lalaki. Ina negosyante kung mag-isip bago yan sumagot ng mahal o kapag inilabas ko tong perang to, ano ang babalik sa akin? Halo mura. Ay, paano kung ibibigay ko sa inyo yung kotse ko sa halagang 7980, mahal mura? O, tingnan nyo, nagbabago na ang mga sagot nyo. Pero nagbago ba ang halaga? Hindi. So, ibig sabihin, bago tayo magsabi ng mahal o mura ang 7980, alamin muna natin kung ano ang kapalit. So, ano bang kapalit? Unang-una, bibigyan po namin kayo ng more than 6,000 worth ng produkto. May option B and C po tayo. Pag-usapan na lang natin yung isang option, yung may limang C24/7 and samplers ng Leven and Choco. Okay, so limang C24/7. Eto ngayon, nakikita ko may mga nagniningning ang mga mata. Uy, alam ko na ang gagawin ko. Pag ako namuhuna ng 7980, 6,000 pa lang kapalit, ang gagawin ko para mabawi agad ang puhunan is ibebenta ko ang produkto para konti na lang bawing-bawi na. Tama po ba o tama? Mali. Ha? Kasi para sa mga first-timers na nandito ngayon, naku, makikiusap na po ako, ha? Utang na loob na lang. Kapag kayo po ay bumili ng global package, huwag nyo naman pong ibenta ang produkto. Bakit? Kasi lagi nga natin sinasabi dito, kung gusto mong kumita ng maganda sa negosyo na to, ang unang-unang requirement is dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi bawal po dito ang mga kwentong barbero. Ay, yung kung ano-ano mga dinadaldal mo, makabenta ka lang. Naku, bawal na bawal po yan dito. Ang number one rule is dapat ikaw muna ang gumamit. Para kung ano yung mararamdaman mo about the product, edi yun lang yung ishishare mo sa mga kakilala mo. Eto po kasi ang klase ng negosyo na user ka na. Aba, pusher ka pa. Tunog addict. Kaya titigan mo ngayon yung nag-imbita sa'yo. Titigan mo. Mga mukhang... Oh, pero mga first-timers, huwag kayo mag-alala. Kahit tawag-tawagin mong adik yan, tuwang-tuway. Oh, kasi lahat po talaga kami dito. Kasama na po ako dahil ako yung member din. Naku, lahat po talaga kami dito ay adik. Aba, hindi lang kami basta adik. Kami po yung mga proud adik. Ah, ba't hindi ka ma-adik? Saan ka nakita ng negosyo na ang gagawin mo lang? Eh, pero chika lang. Pagkatas mo chumika, chika, ang mangyayari sa'yo. Ay, pa, chike na. O, kaya ang tanong ngayon, sino dito gustong maging adik? Taas ang mga kawan. Dahil ang adik. Okay. So, eto ngayon ha. O, kaya kailangan tayo muna ang gumamit ng produkto. Pero eto, baka mamaya sabihin mo, oh, sige Lani, pagbibigyan ka na namin. Lima naman yan eh. Gagamitin ko na yung isang box. Yung apat na lang ang ibebenta ko. Ay, naku, wag na rin. Bakit? Kasi lagi nga nating sinasabi dito, health is... Wow, papamote ka ba ng good health sa mga kapitbahay mo, yung pamilya mo naman, hindi may, wala namang good health. Eh, lagi nga sinasabi ng mga prospects natin, ano, to see is to...
believe, ay naku, nakatingin, hindi lang yan sa'yo nakatingin, nakatingin din yan sa buong Pilipinas, sa buong kamag-anak mo, ang sasabihin nun, eh, ba't yung nanay mo may sakit, ba't yung tatay mo may sakit, ba't yung mga kapatid mo may sakit, nangyayari po ba? Okay, kasi tingnan nila sa buhay, especially, lalong-lalo na kapag ikaw, astas, bakit? Pamilya ko ba yan? Alinaw-linaw ng usapan. Pamilya nyo. Ha? So, ibig stos ka, edi sa kanila mo na lang ipagamit ang produkto. So, ito pong limang C24/7 na to, ito po'y inventory pang gamit mo at ng buong pamilya mo. Okay lang yan kasi sa mga benefits, bawing-bawi ka pa rin. Bibigyan ka ng 200,000 worth ng personal accident insurance. So, ang tanong ngayon, sino ito yung gusto ng 200,000 pesos? Pakitaas sa mga kamay. Oy, medyo marami-raming nagtaas banda dito. Kaya dito ako tatapat. Nako, simple lang po yan. Kung gusto mo talagang makuha ka agad yan, 200,000 na yan, tatlo ang requirement. Una, dapat maraming tao. Mas marami dito umaagos hanggang third floor. At pangalawang requirement is dapat may kulay ang ilaw. Anong kulay ng ilaw? Dilaw. At pangatlong requirement is may umiiyak. Oo, at ang iniiyakan yung mga nagtaas ng kamay. Kaya huwag taas ang taas ng kamay kagad. Ha? Kasi bakit? Makukuha mo lang yan pag kinuha ka na ni Lord. Pero yung iba tuwan-tuwa naman, ay, hindi ako nagtaas ng kamay. Eh, bakit? Di naman ako agad kukunin ni Lord, no? Oo, pero ito, sige nga, tignan mo yung noo nung katabi mo. Tignan mo kung may nakasulat na expiration date. Sige nga, sino dito nakakaalam kung kailan sila kukunin ni Lord? Walang nakakaalam yan. So, ito po yung ibinigay ng kumpanya bilang protection mo habang ginagawa ang negosyo. At may bonus ka pa dyan na 10,000 burial assistance. Ay, bonus talaga yan. Bakit? Kasi sa tagal ko nang nagmamaneho, 7 years na, madalas po akong nahaharang sa kalsada. Minsan nga, paupre, hindi ka na makakadaan. Pag huminto ka, kakatok na yan sa bintana mo. Pag binakal sa buhay, pag nakita mo, naku, wala nang mailuha, dugo na. Pero pag ikaw, member ng AIM Global, at kinuha ka ni Lord dahil sa aksidente, naku, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyak, ang iikli lang. Oo, gaano kaikli, ganito lang. Parang Pasko, di ba? Bakit gano'n ang mga iyak? Kasi nagmamadali yan, ilibing na yan para makuha ng 210. Bakit? Kasi wala ka na. Iniiwan sa pamilya? Utang, oh. Pero pag ikaw kinuha ni Lord, ah, sa akin, nanood ka ngayon ng sizzle, eh, gabing-gabi na natatapos yun. Pero reimburse mo? 2,000. Kaya nga siya tinawag na medical reimbursement kung magkano yung... Huwag ka naman pupunta ditong duguan. Ha? Iyan po. Ikaw muna magpapagapan ng sarili mo. Ipunipunin mo lang lahat ng mga papeles at isubmit mo sa third floor. O, tapos after 50, mga ilang days yan, o, mare-reimburse mo na. O, kung 2,000 na nagastos mo, 10,000 ang allowable sa'yo, magkano na lang ang natitira? O, kaya bago ma-aksidente, konting budget lang ng konti. Tansya-tansya lang ba? Tignan mo kung 8,000. Pag more than 8,000, wag mong ituloy. Bakit? Aba, abunado ka. Ha? Kasi hanggang 10,000 lang tayo. And bibigyan ka rin ng 50,000, murder or assault. Ano namang ibig sabihin yan? O, halimbawa, syempre, ikaw, bilang member ng AIM Global, puro positive tayo lahat dito. Eh, yung mga kapitbahay mo, mga hindi pa member, kaya mga nuknu ka ng negative. Baba, nagsasaksakan kaliwat kanan. Eh, para saksaka tuloy kaliwat kanan. O, dahil bayani ka, may 50,000 ka. O, pero ulitin ko mga kapatid lang natin habang ginagawa ang negosyo. Magnegosyo tayo. Bibigyan kayo ng company ng ATM card. Ang maganda po sa ATM card natin, wala po yung opening deposit, wala rin maintaining balance. Ang babayaran mo lang is processing fee. Kapag local, ang accredited bank po natin ay BDO. Magkano ang processing fee po natin doon is China Trust. Magkano ang processing fee? 500 pesos. At bibigyan din po kayo ng website. Para saan ang website? O katulad na lang sa traditional business, dapat maayos ang inventory. Nakikita mo ang flow ng
negosyo mo. Ang Good News with AIM Global, lahat po yan ay nasa ating website na. So dito makikita mo kung sino yung mga bumili, ano yung binili, kailan binili, at kung magkano ang kinita mo. At pag meron ka ng nakitang kita, ikaw na mismo ang magta-transfer niyan papunta sa iyong ATM card. Bakit? Kasi ang Good News sa negosyo po natin, pag ito'y tinrabaho mo ngayon at kumita ka ngayon, pwede mo yung i-encash ngayon. And after 24 hours, nandun na po yan sa iyong ATM card. Maganda po ba yan, mga kapatid? Yes. And bibigyan din po namin kayo ng business kit. Nandiyan po lahat ng mga dinadaldal ko. Okay? At bibigyan din kayo ng lifetime 25% to 50% discount. At meron ka pang free medical check-up. O, kasi nga ang pinopromote po natin dito ay good health. Sabi ng company, bago ka mag-promote ng good health, siguraduhin mo munang ikaw ay may good health. Basta sabi mo, Mari, grabe, ang ganda ng C24/7. Ayun, may hika ka naman. Hindi bibili yan, ha? Kaya sabi ng company, bago mag-share ng good health, magpa-check up ka, ha? Kasi libre naman na yan. Kasama na yan sa 7980. At bibigyan ka pa ng transferable scholarship certificate. Sabi ko nga, transferable. Hindi necessary na ikaw ang bumili, is ikaw din ang gagamit. Pwede mo yung ibigay kahit kanino. Pwede sa anak, sa inaanak, sa pamangkin, at kahit sa aanakan mo pa lang. Oh, di ba? Aanakan mo pa lang, scholar na. Bakit? Kasi yung pangalawang feature niyan, wala yang expiration date. Oh, hindi necessary na ngayon mo binili is kailangan this school year gagamitin mo na. Nako, hindi po. Kung kailan gagamitin ng bata, sakalang ipepresent din sa accredited school ng AIM Global. At tipong kahit yung aanakan mo pa lang, yung tipong bonak. Ano yung bonak? Bobong anak. Ay, nako, scholar yan sa AIM Global. Bakit? Kasi kalimitan, para maging scholar, ano requirement? Matalino. Ay, nako, ang Good News with AIM Global Scholarship Program, ang kailangan lang po ay matalinaw. Alam niyo yung matalinaw? Magaling mangopya. Bakit? Kasi napakataas ng maintaining grade. Anong maintaining grade, mga partners? Oh, 75, 3. Imagine mo, 3 ang grade mo, scholar. Ay, nako, dito lang yan sa AIM Global. Okay, mga kapatid, eto ngayon, ang kapalang negosyo ka, may libre ka pang check-up, may scholarship certificate ka pa, sa palagay niyo po ba, panalo o panalong panalo? Sa palagay niyo po ba, bawi o bawing bawi? Aba, eh talaga naman. Kasi uulit-ulitin natin to. Ano bang pinag-uusapan natin ngayon? Negosyo. At kapag pinag-uusapan ng negosyo, ang laging kasunod niyan, ito sa Jollibee, 35 million. At alam niyo po ba, according sa feasibility study ng Jollibee, it will take you 5 million mo. Ibig sabihin, on the 6th year, wala ka pang ginagawa, nabawi mo na ang puhunan. Kaya ang tanong, maganda po ba? Magandang maganda. Okay, so nandito na lang tayo, pag-usapan natin paano nga ba tayo kikita. Unang-una, direct selling. So since may 25% discount ka to 50% discount, pwede ka nang magbenta-benta. Pero kami, nako, bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto nyo makabenta ng marami, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. Kung gusto nyo makabenta ng marami, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. Kung gusto nyo makabenta ng marami, simple lang ang kailangan nyong gawin. O, anong kailangan nyong gawin? Gaano ka simple yan? Kung gusto mo makabenta ng marami, edi huwag kang magbenta. Benta, bakit? Kasi kanina pa natin ito sinasabi, ang negosyo natin, hindi to selling. Ang negosyo po natin is more on sharing. Kaya nga ang number one rule is dapat ikaw muna ang gumamit. O baka mamaya sabihin mo, ay naku, benta-benta, hindi ko linya yan kasi mahihiyain ako eh. Ay naku, kung sasabihin mong mahihiyain ka, eh ano pa tong mga to? Ha? Oh, kung mahihiyain ka, hindi ka makadaldal, sino ba yung mga hindi kayang dumaldal? Oh, di ba? Oh. Pero mga yan, tumarami. Noong madali ang luho lang kayo ah.
Ngayon ang ganda na. O bakit ako po ang nagpe-present. Baka doon na rin kayo tumingin. Naintindihan yan. Ha? So, pansinin nyo. Kahit may kakayang-kaya mong gawin yan. Bakit? Kasi pansinin mo, sila nga eh. Wala namang talkies, pero lumalaki, bumarami. O halimbawa, ganito na lang gawin nyo. Maghanap kayo ng mga katulad nila. Pero this time, maghanap ka, nanukno ka ng itim. O, yung kulay kamagong. At pag kulay kamagong, anong produkto ang dapat ipagamit? Oh, buti nakikinig kayo. White light. Oh, pero ito, wala naman po akong sinabi na magic ang mga produkto natin, ha. Nakapag uminom ka ng white light, bukas nuknuhan ka na rin ng puti. Naku, kalukuhan 'yon. Ha, pero i-assure ko kayo, after 1 month of using white light, definitely magla-lighten ang skin mo. Oh, subukan natin. Sabihin na lang natin, meron ka nakita na pipi, nanuknu ka ng itim, kulay kamagong. Pinalaklak mo ngayon ng white light. Oh, after 1 month na ko, parang kinatam na yan. Ang kinatam, pumusyaw, nagkulay tabla. Nung nagkulay tabla, ilagay mo ngayon sa plaza. Eh alam na mga kapitbahay, siya'y kulay kamagong. O ano sasabihin ng mga kapitbahay? Ano ang nangyari sa piping yan? Dating kulay kamagong, ngayon kulay tabla na. O kapag sila'y nagtaka, sa palagay nyo, posibleng sumubok. At nung sumubok, kumita ka ba? Yeah. Oh, kaya ganun lang kasimple ang negosyo natin. Hindi mo kailangan magaling mag-sales talk. Yung iba kasi sinasabi, ay ako, sisaw sa akin yan, magaling ako mag-sales talk. Linya ko yan eh. Oh, subukan mo magaling ka mag-sales talk. Sabi mo, oy bro, grabe, ang ganda ng kolo doon sa Rayuma. Oh, tapos ikaw naman, hila-hila mo ang tuhod mo sa Rayuma. Oh, sa palagay mo makakabenta ka? Hindi, ha? Kaya simple ang negosyo natin. Hindi mo kailangan magaling mag-sales talk. Ang kailangan mo lang gawin is dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi kahit hindi ka marunong mag-sales talk, makikita naman sa'yo yan. Magre-reflect yan sa iyong skin, ha? Pero ito, baka may sabihin mo, eh, kasi yung pipi nilagay sa plaza, ako nasa bahay lang. O sige, kung nasa bahay ka lang, pero malamang, may mga kakilala ka magagaling magbenta. O yung mga sinima ngayon, yung mga nagda-direct selling, yung mga nagbo-boardwalk, Abo, Natasha, yung pagbukas ng bag, andun, Tosino, Longganisa, Ilot. Hala, pati asawa niya, nandun na, binibenta. Ay, nako, yung mga yagayin mo, sabi agent. O, sabihin na natin, kapatid mo, ang galing magbenta. O, sabihin mo na lang sa kanya, 15% sa'yo kapatid, at akin ng 10%. Medyo masama ang loob mo, bakit mas malaki sa kanya? Eh, wala ka namang ginawa. Pero kung masama talaga loob mo, balik tarin na lang natin. O, kapatid, sa'yo ang 10%, akin ang 15%. O, sabihin na natin, may mga kapitbahay ka, nukno ka ng chismosa, aba, ang gagaling chumika. O, sabihin mo, mare, kesa ako, buhay ko, ang chinichismis mo, eto na lang C24/7, ang chismis mo, bakit naman? Kasi grabe, mare, paya, tulong ka na, nakaganti ka pa. De, joke lang, ang sama ng ugali mo dito. Ha, ito po ang pinakamaganda ng hatian. Okay, pero kung ayaw mo talaga magbenta-benta, edi wag, gawin mo na lang yung number 2. Ano yung number 2? Yung direct referral book na nag-refer. Magkakaroon ka ng bonus. Magkano kita ng maraming 500 daw. O, pati siya hindi nakarating. Ay, nako. Alam nyo kung bakit kayo nahihirapan mag-imbita kasi mat ka na. O, kadalasan kasi gano'n nangyayari. Uy, mag-negosyo mo. Ames Globals. O, eh, kumpanya pa. Mali ang sinasabi mo. Magtatanong na naman yan. Eh, ano ba yung Ames Globals mo? Eh, grabe, ang galing ng mga accredited na mga ka-partner natin. Nature's Way, DMS, tsaka Ames Life. Eh, naman yung mga yan, mga pinagsasasabi mo. Ay, naku, grabe, ang ganda ng mga produkto na ginawa noon. Isa na doon, ang C24/7. Eh, ano naman yung C24/7 mo? Ay, naku, mare, basta magdala ka lang ng 8,000. Magkakaroon ka ng 5. C24/7. O, eh, pag nabanggit mo ang 8,000, kahit walang sakit yan, kukumbulsyonin yan. Ha? Magkakatipos. Wag na wag mo mababanggit yan. Simple lang po ang pag-iimbita. 4 na letra lang. Ano yung 4 na letra? K-I-S-S. KISS. Ano yun? Keep it short and simple. Magkaiba po ang presentasyon sa imbitasyon. Ha? Kailangan kabisaduhin mo lang tong script na to. O, libre na naman tong script na to. O, para sa mga members, kabisaduhin nyo. Ganto lang. Pero syempre, i-apply natin yung sinabi sa NDO. Dapat excited ka. O, sabi mo,
Grabe, Mari. Ang ganda ng negosyo ko. Tignan mo mabuti. Magugustuhan mo. Pagtulungan natin lang. Ang importante lang kasi sa akin ay kasi sobrang ganda talaga niya. Pati speaker. Oh, anong gagawin mo pangalawa at pangatlo? Yan lang, tawa't palakpak. Mahirap ba yun? Ha? Oh, pag ikaw tumawa, bumalakpak at nag-imbita ka at yung inimbita mo ay bumili ng package, oh, magkakaroon ka ng 500 pesos. Pero kung gusto mo talagang kumita ng malaki, dito ka sa number 3, sales matching bonus. Dito for every sales match, magkano mga paningin? Ay, nako, sales match. Nako, alam ko na yan. Matching-matching yan. Yan yung mga may left-right. Nako, adong. Ay, nako, mga first-timers. Kung iniisip mo na ito ang negosyo na puro bilog-bilog, nagkak, DTC, Distributor Tracking Center. So, ikaw ngayon yan, bubuo 3-2. Gagawin mo na yung number 2. Ano yung number 2? Mag-iimbita, tatawa at papalakpak. O, halimbawa, inimbita mo ngayon si friend A. Package, magkano kinita mo? The next day, inimbita mo naman si friend B. Nakitawa, nakipalakpak. Magkano kinita mo? At ang sabi ng company, kapag may isa sa left, isa sa right, meron kang? O, eto ngayon. Kumita ka na ng 2-5. Eh, syempre si A. Kaya bumili ng package kasi gusto rin gawin ang ginawa mo. Gusto rin niyang kumita. Kaya si A, inimbita rin niya si W at si X. Kaya si A, kumita rin siya ng 500 and 1-5. So si A, kumita na rin siya ng 2-5. Eh, ganun din si W at si X. Nainggit din kay A at kay U. Kaya ginawa nila, nag-imbita, at lumaki ang organization ni A. Eto ngayon na nangyari kay B. Si B umattend sa seminar. At ako ang speaker. At anong kabilin-bilinan ko? Anong gagawin sa product sa package? Hindi ginamit. Kaya ngayon si B ay comatose. Ah, kaya siguraduhin susundin ang payo. Kaya si B ay hindi nakapag-recruit. Kaya eto ngayon. Kung ginawa mo lang square yung bilog. Ganon din yun eh. Ay nako, alam ko na yung negosyo na yan. Yan yung mga una-unahan. Kasi pansinin nyo sa senaryo na to, sino ba ang unang nag-member? Si U o si A? Hindi lahat sumasagot. Mukhang di nakakasunod. Uulitin ko, sinong unang nag-member? Si U o si A? Yung iba hindi pa rin sumasagot. Sino unang nag-member? Si U o si A? Sino unang nag-member? Si U o si A? Sino unang nag-member? Si U o si A? Tinitingnan ko lahat sumasagot. Sino na nag-member? Si USA! Oh, pero sino na malaki ang kita? Si USA! Oh, may nagkakagulo na ang mga sagot. Uulitin natin yan. Sino ang mas malaki ang kita? Si USA! Sino mas malaki ang kita? Si USA! Si A. Bakit? Kasi si A, buo ang kanyang left and right at lumaki yung kanyang organization. Eh, si B, I see you. Isa lang. Kaya ang kita lang niya ay 2-5. Kaya kung iniisip mong ito yung negosyong una-unahan, naku, nagkakamali ka. Bakit? Kasi alam niyo po ba, network marketing, this is a fair business. Bakit? Kasi kung ano ang tinatrabaho mo, yun din ang babayaran sa'yo. Maganda po ba yun, mga kapatid? Yes. Pero syempre, si yun naiinggit na kay A. Kaya ang ginawa niya, pinalaklak niya ng produkto si B. Kaya nabuhay. Oh. Kaya nakapag-network na rin, nakuha niya si Y at si Z. Kaya si B kumita na rin ng 500 and 1-5. Si B ay kumita na rin ng 2-5. Eh, paano ngayon kung ang senaryo ganito ang nangyari? Anim na lang silang nag-member at wala nang ma-recruit. Ang tanong, may kita pa kaya? See you. Oh, mga member, alam niyo yan. Alam niyo po ba mga first-timer sa ibang kumpanya, kapag wala nang recruitment na nangyayari, wala ka nang kita. Pero ang good news with AIM Global, kahit wala nang recruitment na nangyayari, pwede ka pa rin kumita. Bakit? Kasi ang nagmamatch po sa atin is yung tinatawag na
points na ang sabi ng company kapag may 1,200 points ka sa left at may 1,200 points ka sa right, magkakaroon ka pa rin ng 1,500. Eh ang 1,200 points, iyan po'y equivalent ng isang global package. At lahat din ng produkto na diniscuss ko sa inyo ay may points. So ang gagawin mo lang para magkaroon ng points, takot-takutin mo lang itong mga to. Sabihin mo, pag di kayo gumamit ng produkto, bukas kukunin na kayo ni... Joke lang yun. Ha, hindi mo kailangan manakot. Bakit? Kasi even international market, mag-check po kayo sa YouTube, naku, napakarami na pong natulungan ng ating produkto. Eh, sa inyo na lang ulit manggaling. Halimbawa, ang isang cancer patient natulungan ng C24/7, sa palagay niyo po ba, titigil siya sa paggamit? Nanaisin ba niyang bumalik yung cancer niya? Hindi. So, gagamit ng gagamit yan ang ating produkto for prevention. So, ibig sabihin, itong mga to, gagamit at gagamit ng produkto yan. At habang gumagamit ng produkto ay may points. At pag may 1 to sa left, 1 to sa right, magkakaroon ka ng 1,500. Hindi mo na kayang pigilan yan. Gusto mo ba yon? Yung ina-armalite ka ng 1,500? Oh, grabe. Pero paano kung halimbawa ang nangyari, isa lang naniwala sa'yo? O, ang tanong, may kita ka pa ba? Bakit? Kasi meron ba tayong pang-apat? Ano yung pang-apat? Yung tinatawag na Unilevel Sales Bonus. O, dito ang pinag-uusapan naman at kabaliktaran ng itsura. Ha? Kaya, tsura, gandahan ang sulat. So, rebates po yan. Paano yan? O, alimbawa, isa lang talaga naniwala sa'yo. Aba, kahit isa lang yan, babasahin niya ng computer as your first level. At lahat ng bibiling yan, meron kang kadami ng inimbita, isa lang ang naniwala, si B. Aba, kahit isa lang yan, second level mo na yan. At lahat ng bibiling yan is meron kang 5% rebates. O, si B, nagibita. Aba, isa lang din na naman ang niwala, si C. Kahit isa lang yan, third level mo na yan. At lahat ng bibili niyan is meron kang 5% rebates hanggang 10% rebates. O, ang tanong, 5%, 10%, malaki o maliit? Malaki. Sige nga, pag sale, bumibili ka ba sa 5%, 10%? Hindi, ah. So, tapatan tayo mga kapatid dito po sa AIM Global. Very transparent po tayo. Ang 5%, 10%, iyan po ay maliit. O, bigyan ko kayo ng example. Katulad na lang sa Leven. Magkano ang 10% ng Leven? 250. O, tanungin ko ulit kayo, 250, malaki maliit? O, maliit lang yan. Pero ito, basinin mo. Pag halimbawa, ito, na-maximize mo. Sa tigdalawa, ilan na? 32. Yung 32 kumang tigdalawa, ilan na? 64. Yung 64 kumang tigdalawa, ilan na? 128. Yung 128 kumang tigdalawa, ilan na? 256. Yung 256 kumang tigdalawa, ilan na? O, basta nagkakaintindihan tayo, ilan na? 512. Yung 512 kumang tigdalawa, ilan na? 1,024. Since magaling kayo sa math, i-add nyo mula first level hanggang 10th level. Bukas na lang, wag na. Sabihin na lang natin, ihamba na lang natin, sabihin na lang natin 2,000 tao. Yan, 2,000 taong yan, sabihin na lang natin, worst scenario. Ngayari, worst scenario, bumili ng isang box ng mga members, sanuin ko kayo, ilang sachet meron ng isang box? Sachet ng 30 days. Sinisinghot-singhot mo lang talaga siguro, literal na ad. Ha? Kaya worst scenario yan. Pero pansinin mo, at a worst scenario, magkano yun? 5,000. Kumita ka ng 5,000 at a worst scenario. E paano kung katulad na lang sa amin? Grabe, todong addict talaga. Ang isang linggo po namin, 3 box ang nauubos namin. O diba, addict talaga. O, pero sabihin na lang natin sa inyo, 1 box na lang in a week. Ilang linggo meron ng isang buwan? 4. O, 5,000 times 4. Ilan yan? 20,000. Ang tanong ngayon, malaki maliit? Malaki. May nagsasabing malaki, may nagsasabing maliit. Pero ang tanong, yung 10 levels na yan, ikaw pa ba ang nag-deliver sa kanila ng kape? Kinumbinsi mo pa ba yung mga yan na magkape? O anong effort mo para kumita ka ng 20,000? O imagine mo, wala kang ginagawa, kumikita ka ng pera. Maganda po ba yung mga kapatid?
Yes. Oh. Pero kung gusto mo talaga kumita ng malaki, huli na to, stair step. Dito pinag-uusapan overriding commission. Dito kung gusto mong tumaas pa ang iyong mga komisyon, kailangan patasin mo ang iyong posisyon. Una, distributor, executive, senate, goal executive, senate, global ambassador. Pag ikaw ay distributor, wala ka mo ng kita sa number 4. Malinaw ba tayo din, mga kapatid? Yes. Pero pag ikaw naging silver executive, aba, magkakaroon ka na ng additional 10% rebates. Ibig sabihin, kapag ikaw naging silver executive, kung kumita ka na ng 20,000 at 10% sa Unilevel, magkakaroon ka ulit ng additional na 20,000. Galing naman yan sa stair step income mo. Mas nadadoble ang kita. Kaya mas maganda pag mapopromote ka. At lalo na pag gold executive, may additional ka ng 20%, global ambassador 30%. Ang tanong, paano magiging silver? Kailangan mo ng 10 global points. O, paano naman yung 10 global points? O, para magkaroon kayo ng idea, C24/7 naman na pag-usapan natin. Ang 1 point ng C24/7 is equivalent to 5 boxes. Ibig sabihin, para maka 10 global points ka, ilang box ang kailangan? 50. Ang tanong ngayon, kaya bang laklakin ang 50? Hindi. So, ang good news, iyan pong 10 global points na yan, iyan po ay points mo at points ng buong grupo mo. So, ibig sabihin, kahit sabihin mo na ikaw ay mahiyain at sasabihin mong hindi muli niya to, ako na magsasabi sa'yo, para dito ka sa negosyo na to. Bakit? Kasi kung ikaw ay mahiyain, ang kailangan mo lang gawin is kumuha ka ng mga taong makakapal ang mga mukha. Bakit? Pag yung mga makakapal ang mga mukha niya, nagbenta, lahat ng points ay aakyat. Kaya promoted ka. Ay, baka mamaya sabihin mo, oh, sige Lani, ako hindi ako mahihain, makapal lang mukha ko, ang galing ko kaya dyan. Kaya lang, ito ngayon ang problema ko. Wala akong time. Busy kasi akong taon. Ay, nako, kung sasabihin mong hindi muli niya to dahil ikaw ay busy para sa akin, para dito ka. Bakit? Kasi kung ikaw yung tipo ng tao walang time, ang kailangan mo lang gawin is maghanap ng mga taong maraming. Oh, pag sila na sila nagbenta, lahat ng points ay aakyat na naman sa'yo. Kaya wala ka ng rason. Okay, para maging goal executive, 100 global points, global ambassador, 1,000 global points. Tapos na. Ang tanong ngayon, mga kapatid, maganda ba ang ating mga products? Maganda ba ang ating package? Maganda ba ang ating kitaan? May magjo-join po ba? Yung dahil nag-yes. Oh, tuwan-tuwa naman ako kasi alam niyo po ba, paikot-ikot po ako ng buong Pilipinas. Aba, eh, kahit saan ako magpunta, yun talaga yung sinasabi ko. Ha? Kaya para sa mga members na nandito ngayon, tama lang yan, bridging. Ha? Kasi kung kayo po'y nananawa na sa mga jokes ko, ako po'y utang-utana. Kasi po itong taong ko nga po itong ginagawa. Ha? Kaya, sakay-sakay lang. Okay. Kasi yun po talaga lagi ko sinasabi. Oh, magtatanong ako, oh, maganda ba ang ating package? Yes. Maganda ba ang ating product? Yes. Maganda ba ang ating kitaan? Yes. May magjo-join po ba? Wala na sumasagot. Oh, pero ito, baka mamaya yung iba kaya hindi rin mga sumagot. Eh baka ang iniisip, pag ako yung nagtanong ngayon, kailangan nyo rin mag-join ngayon. Naku, wala po akong sinabing ganun. Ha? Lilinawin ko. Hindi po necessary na nagtanong ako ngayon at sumagot kayo ngayon ay kayo'y mag-join na ngayon. Wala po akong sinasabing ngayon. Mamaya na lang. Ha? Pagkatapos ko. Na pa akong idadaldal. Okay? Pero ito, kasi nung nangyari pala yun sa probinsya, kasi kalimita pag probinsya, laging Jollibee, McDonald's, Chowking, kaya wala na sumasagot sa akin. Yung mga first-timers, nagpunta na sa BCO, nagbilihan na. Ah, kaya mamaya na lang kayo bumili. Hanggang alas 11 ang cashier. Okay? So, eto ngayon. O, yung mga nagsabi ng yes dyan, ha?
at mga hindi pala sumagot. Yung mga hindi sumagot, eto po, baka naman iniisip nyo rin, kayo ho-hold upin kaagad ng mga nag-imbita sa inyo. Pero kung ako, tatanungin nyo po, marami po talagang bumibili ng package dito sa iba't ibang rason. Katulad po sa network ko, yung iba bumibili ng package kasi gusto lang yung produkto. Lalong-lalo na po sa Pasig, ang dami po nagjo-join sa akin doon, mga senior citizen, o mga 80 years old. Sa palagay nyo ba, 80 years old? Hataw tayo, lola. Ni mga kahataw na yun. Pero bakit sila bumili ng package? Kasi gusto nilang maka-discount. Magkano senior citizen discount? 20% lang. Pero sa AIM Global, 25% to 50%. Kaya maraming mga senior citizen na nagjo-join. Yung iba naman, nagjo-join kasi gusto nila ng, eto, scholarship certificate. Nako, lalong-lalo na pag malapit na ang talaga nilang kumita. Gusto nilang yumaman. At yung iba, hindi kayo maniniwala dito. May mga business partners din ako nung tinanong ko, bakit ka ba na... Paano ginawa ng paraan yung 7980? O, nangutang daw siya at kaya siya nag-join dahil sa ATM kasi hindi pa daw siya nakakahawak ng ATM. O bakit? Totoo naman yun. Nakakita ka naman na ang tricycle ang bayad, ATM. Isa-isahin kung bakit kayo mag-join. So, gusto ko lang pong malaman yung mga nagka-interest sa laman ng package, yung mga nagka-interest sa negosyo, o yung mga nagka-interest dun sa tatlo. So, nagka-interest dun sa tatlong sinabi ko. Okay lang po ba? Tumakayan. Ganyan ang pinili. Pag may tumakayan, sunod-sunod. Ayan. Sa ito mga atat pumalakpak, wala pa naman ako sinasabi. Okay. May mga humahabol pa. Mga members. Okay. Sige. Opo na. Bakit ko pinapalakpakan yung mga tumayo? Para lang mo sa mga tumayo to. Kasi sa ngayon pa lang po, pinaparamdam na namin sa inyo na kayo po ay welcome sa AIM Global. So para sa mga tumayo, definitely, ang kaya po namin i-commit sa inyo ay ito po ipagtutulong, tulungan natin. Okay? At pangalawang rason, bakit ko pinapalakpakan yung mga tumayo? Kasi ngayon pa lang, kino-congratulate na namin kayo. Bakit? Sige. Bakit? Kasi pumasa na kayo sa unang step ng pagyaman. Wow! Totoo yan. Ha? Baka sinabi nyo, binubola ko kayo. Totoo po yan. Sabi po doon, there are 4 pillars of success. Na kung gusto mo maging successful ka, kailangan pagdaanan mo yung 4 na yon. At yung mga tumayo na mga first-timers, naku, na ganoon ng step, you have to decide. Opo, totoo po yun. Importante na dapat mag-decision ka kasi subukan na lang natin ngayon. Pag uwi nyo, syempre, papara kayo ng masasakyan. Pag kayo'y tinanong ng driver, ito ang dapat yung isagot, ha? O, saan ka pupunta? Undecided pa eh. O, tanungin ko kayo, makaka-uwi kaya kayo pag yun ang sinagot nyo? Hindi. So, ganun din po sa pagkita ng pera. Ha? Kung hanggang ngayon, undecided ka pa na madagdagan ang laman ng bulsa mo o yumaman, kapatid, hindi ka talaga yayaman. Ha? Kailangan ngayon pa lang ay mag-decide ka na. At wag mong sasabihin itong nakamamatay na salitang to. Oo, nakamamatay talaga yan. Ano yung salitang yun? Pag-iisipan ko. Oo, bakit? Kasi subukan mo na lang mag-isip, magdamag mamaya. O, mag-isip ka kung magjo-join ka ba? Jo-join ba ako? Hindi. Jo-join ba ako? Hindi. Jo-join ba ako? Hindi. Jo-join ba ako? At habang nag-iisip ka, tignan natin kung may lalabas sa 500 at 15 sa utak mo. Habang nag-iisip ka. At pag may lumabas sa 500 at 15, naku, balikan mo ko. Ha? Para sasabihin ko, sa buong network ko, wala nang magre-recruit. Mag-isip na lang tayo. Dama? Dahil kung nakakayaman ang pag-iisip, mga kapatid, dapat marami nang... Kaya kailangan, para sa mga tumayo, para mas maging ganap ang inyong pagyaman, kailangan sundin nyo yung number 2. Ano yung number 2? You have to take action of your decision. Ha? Hindi po yan natatapos sa pagde-decision lang. Parang katulad lang nito, sabihin na lang natin, sa isang mag-asawa, nag-decide sila, sige, handa na akong magkaroon ng anak. Eto ngayon, pagdating ng dahap ng gabi, walang action na nangyari. Nagtitigan lang. Ang tanong, magkakaanak kaya? O, ganun din po sa pagkita ng pera. Ha? Kung wala kang gagawin, wala rin mangyayari. Na sa Bible po yan, sabi sa James, faith without work is dead. Kahit manalangin ka na manalangin,
handa na po akong umaman. Pero pag gising mo naman sa umaga, wala kang ginawa kundi mag-shake, shake, shake, look up. Ay, naku, hindi ka kikita ng pera. Ha? At kailan mo umaksyon? Ngayon na. Bakit ko naman nasasabi ngayon? Kasi life is too short. Gano'n po kaikli ang buhay? Tatlong letra lang po yan. B, C, D. Ano yung B? Saan nag-umpisa ang buhay natin? Birthday. Saan nagtatapos ang buhay? Birthday. Ano ngayon? Ang C? Ano yun? Ano yung C? It's the choice you make. Sabi nga, our destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Kapatid, nasa critical condition ka ngayon kasi whatever ang decision mo ngayon, iyon ang magiging bukas mo. At para mas makagawa ka ng magandang choice, i-consider mo yung isa pang letter C. Sino yun? Christ. Kanina pa na-exist dito. Si Christ. Kasi lalo na sa mga Catholic na nandito ngayon, malapit na ang Lent season. Hindi ba sinakripisyo ni Lord ang kanyang buhay para tayo mabuhay ngayon? Tama po ba? O ano ba naman yung isakripisyo mo ang halagang 8,000 para naman sa bukas ng pamilya mo? Tama po ba? At para makagawa ka ng magandang choice pa, nako, napaka-bless nyo po ngayon dahil may ipapakilala ako sa inyong isang tao. Dapat siya yung speaker last week. Okay? At bira lang po to sa head office. Grabe, napaka-in-demand nitong taong to sa probinsya. Kaya bira nyo lang po siyang makikita dito. O kaya kailangan para mas ganahan siya, nai-inspire ang bawat isa sa atin dito, kailangan i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Kasi kalimitan at karamihan ng mga nakinig sa taong to ngayon, nagbago na ang mga buhay. Ha? Kaya kailangan, i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Gano'n ka bongga? O, yung traditional clap yun. Ha? Okay, so practicein na natin. 1,000,000! Million ba yan? Ha? Parang barya lang na kung saan nang hulog. Kailangan, kung gano'ng katindi ang pangangailangan mo na mabago ang buhay mo ngayong 2014, kailangan ganun ding katindi ang pagpalakpak mo. Bakit? May research dyan. Kapag daw ikaw ay pumapalakpak, nagre-release ka ng mga positive energy at nakapagtataboy ka ng mga negative energy. Kaya titigan mo ngayon ang katabi mo. Natitigan mo na. Pag iyan nawala, ha, nang hindi pa tapos magsalita ang taong to, isa lang ang ibig sabihin niyan, isa yung negative. Isa yung negative energy. Babalik ba naman ito si Amon Dragon Mountain Boulders? Ha? Okay, kaya titigan mo ulit para makabisa natin yung mga itsura. Okay, so kaya kailangan itodo mo ang pagpalakpak mo. Okay, 1,000,000. Ayan ang sinasabi, 3,000,000. 5,000,000. At para mas laganap ang positive energy, kailangan ang pagpalakpak natin ay palabas. Ah, para may isabog ang positive energy at hindi yung sa sarili mo lang. I-share ang positive energy. Okay, ulit, 1,000,000. 3,000,000. 5,000,000. Sobra-sobra kayo pumalakpak. And since sige, kung sobra-sobra kayo pumalakpak, itodo-todo na natin. Milyon-milyon palakpak para kay Mr. Anthony Gasolon. Pwede po ba ng palakpakan, Miss Lonnie Nulor? Yun. Maraming salamat sa napakagandang pagpapakilala. Ba't parang lahat ang sama ng tingin po sa akin? Parang lahat yata gutom na. Okay, para sa mga hindi ko nakakilala, once again, my name is Dindon Dantes. Parang masakit yung nalamunan ko. So tawagin nyo na lang po ako sa palayo na Dennis. Ayan, marami pala nakakakilala sa akin.
Okay, once again, my name is Anthony Gatchalian. Una sa lahat po, maraming salamat po. Alam ko po, dapat ganitong oras nasa bahay nagpapahinga, pero binigyan niyo po ng pagkakataon po sarili niyo para tingnan yung napakagandang opportunity nito. Kaya, una sa lahat po, maraming salamat po. Pwede niyo po ba palakpakan niyo po sarili niyo? Yan. Siguro sa akin ang may share ko lang po, masasabi ko lalo sa mga first timer. Sino po ba dito yung mga first timer po? Yan, pwede po ba nating welcome ulit sila? Palakpakan ho natin yung mga first timer. Yan, kaya ho namin kayo wini-welcome dahil naniniwala ho kami kayo na po ang next millionaire ng AIM Global. Yan. Tapos na po. Yan, siguro po sa masasabi ko lalo sa mga first timer po, alam niyo po, dinala ho kayo ng mga kaibigan niyo dito. Naniniwala ho kami hindi po yan aksidente. Alam ko po, meron ho tayong kanya-kanyang sitwasyon kung bakit nandito o may iba o bakit yung iba napunta dito. Naniniwala po yan hindi yan aksidente kung bakit ka nakuha po, blessing po yan. Okay? So, kaya ka dinala ko tumayo dito sa harapan ninyo para kumbinsin ho namin kayo. Opportunity na nakita mo ngayon. Kung ito talaga yung magpapabago ng buhay mo, kung sa tingin mo, kung ikaw ngayon nakaupo, gusto mo talagang umasenso, gusto mo talagang magbago ang buhay mo, alam mo kapatid, hindi na namin kailangan kumbinsihin ka. Ikaw na ang magkukumbinsa sa sarili mo para i-grab ang opportunity ito. Alam niyo po, maaaring meron dito nakaupo lalabas. Maaaring hindi naniniwala. Yung iba naman, maaaring naniniwala. Pero kapatid, kung maniniwala ka lang naman, siguro mas magandang maniwala ka na nakikita ka dito. Kasi paras lang naman din ginawa mo, naniwala ka. Naniwala kang hindi kikita, maniniwala ka nakikita ka, mas okay nang maniwala ka nakikita kaysa namang hindi ka naniniwala. And lagi ko itong sinasabi, kung mag-iisip ka lang naman ng positibo, mas maganda na mag-isip ka ng positive. Tama po ba? Parang positive, no? Yan. Kasi dalawa lang ho yan. Mag-isip ka ng negatibo, mag-isip ka ng positive, paras lang. Pero mas maganda talaga na mag-isip ka na ng positibo kaysa naman ng negatibo. Okay, kung ikaw ngayon ako po, believe me, kung bago ho kayo mag-umpisa, kung meron ho kayong katanungan, huwag kayong lalabas na hindi ho magtatanong. Para may address lahat nating concern ninyo. Okay po ba yun? Sa akin po, no, lalo sa mga first-timer, paglabas mo dito, maaaring may isip mo, ang totoo, kahit nagustuhan mo yung business, paglabas mo, maaari yung problema natin, pera. Totoo hindi? Tama po ba? Alam naman ho natin, pag business ang pinag-uusapan, ang nagiging problema talaga ng tao, kahit nagustuhan yung opportunity, gustong-gusto ko, na-excited ako, lalabas ka, ang problema mo talaga, pera. Totoo hindi? Kanina, pumasok ka dito, wala kang problema. Ngayon, may problema ka na. Ano? So, eto po yung seminar na magkakaproblema ka. Yan, biro lang. Alam ko po, paglabas niya dito, paras po problema. Yung iba naman may pera, yung iba talaga wala. Pero ito sasabihin ko po. Kung pera problema mo, believe me, ako naniniwala ako lagi. Kahit 10 beses mong isipin yung perang problema mong pang-join mo dito, talagang problema po yan. Ay. Totoo hindi. So ibig sabihin, kahit 10 beses mo wala kang pera, isipin mo lang 10 beses, ang totoo, wala talaga. Pero kung naniniwala po ako pag ang bagay namang ginagawa ng paraan, ang pera hindi nagiging problema. And lagi ko to sinasabi, hanggang kailan mo na lang sasabihin yung salitang wala akong pera? Ay. Tingnan niyo po to, ha. Every time may nakakausap akong tao, laging problema yung pera. And lagi ko sinasabi, hanggang kailan mo na lang sasabihin yung salitang wala akong pera? Gusto niyo po ba habang buhay niyo lang po sinasabing wala akong pera? Siyempre, ayaw ho natin. Kung every time na sinasabi mo yung wala akong pera, ngayon sasabi mo ngayon wala ka ulit pera, believe me, bukas makalawa, sasabi mo pa rin yan. Kasi yung perong problema mo ngayon, hindi mo siya nagagawa ng solusyon. Tama po ba? Alam mo, kung pera ngayon problema mo, 10 years from now, pera pa rin problema mo. Pero ito lagi ko ito sinasabi. Kung wala kang babaguhin, simple, ganito po, para mas maintindihan ninyo. Kung gusto niyo ng pagbabago sa buhay, simple, kailangan dapat may baguhin ka. Agree? Pag wala kang binago, walang? Ang tanong, gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay? Yes. Tanong, kailan niyo po umpisan? Ngayon po, yung ilalabas mo ang pera, eto na po yung negosyo na pinaka-practical sa lahat ng business. Dahil unang-una po, marami pong negosyo sa labas. Ang totoo, ang labanan talaga, hindi naman lang din po sa perang ilalabas. Ang labanan sa business, alam niyo kung ano?
kung paano mo i-eliminate yung mga gastos mo pag nagpapatakbo ka na ng business. Kaya kung ikaw ngayon nakuupo, may nagpaplano mag-business o practical, eto, practical way para makapag-business, eto na po yon. Kung yung iba dito magre-retire na, ako kung sasabi po sa inyo, eto po yung pinaka-practical na negosyo. Alam mo kung bakit? Konting idea para mas makarelate po kayo sa sasabihin ko po. Baka marami ho dito gusto na mag-retire o magre-retire na, yung iba naman, nagpaplano. Konting idea siguro, 1 minute, I'm done. Tingnan nyo po tong idea para makita ninyo kung practical o hindi. Yung iba pang nagre-retire po, anong ginagawa sa pera? Ang totoo, yung iba talagang itinatabi ang pera. Agree? Yung nga lang, tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaking pera ang matatanggap mo kung ang pera palabas hindi papasok, tandaan ninyo, lahat ng humihinto, pag ang pera palabas, hindi papasok, maubos hindi. Ang question, para hindi maubos ang perang pinaghirapan mo, anong dapat mong gawin? Alam niyo kung bakit natin 'to pinag-uusapan? Kasi lahat naman ng tao nagtatrabaho, dito naman papunta. Totoo hindi? O sino ngayong tao dito makakapagtaas ng kamay na hindi niya 'to maiiwasan? Unless na mawala ka na kagad. Ito po yung totoo. Hindi po na natin 'to naiiwasan. Agree? Yung iba nga, meron tayong tinatawag na early retirement pang eh. Mas maaga nagre-retire. Yung iba, kahit ayaw pa nag-retire, forced retirement ang ginagawa. Totoo hindi? So, kaya natin ito na binag-uusapan dahil alam ko, dito ka papunta. Yun nga lang, pagpunta mo dito, anong gagawin mo dun sa perang retirement fee mo para hindi maubos? Kasi tingnan mo, dahil nag-retire ka, ang trabaho tuloy tigil. Kung tatanungin ko po kayo, gusto po ba ng tao magtrabaho habang buhay? Siyempre, hindi. Ito yung totoo, pag tungtong mo ng 65 years old, ang sasabihin ng boss mo, tatanggalin ka. Sa ayos sa gusto mo, pag tungtong mo dyan, magre-retire po talaga kayo. Totoo? O dahil nag-retire ka, ang trabaho, tuloy tigil. Dahil tigil po ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Dahil tigil ang sweldo, ang pera. Ang gastos, maubos hindi. Ang pera po, maubos hindi. Ang gastos, tuloy tigil. Dahil tuloy ang gastos, ang pera, maubos hindi. O para hindi maubos ang pera, pinaghirapan mo, anong gagawin mo? So ang nagiging option talaga ng tao, business. Ito ngayon question, pag papasok ka ngayon sa business na papasukin mo, do you think yung perang ilalabas mo, ipupunan mo ba lahat? Kasi dahil matalino kang tao, ayaw mo ipuhunan lahat. Kasi anong gagawin mo? Hahatiin mo yan. Totoo hindi. Gusto mo, kalahati na lang muna. Sino po dito, yung magre-retire, ini-invest niya lahat ng perang pinaghirapan niya? Sino po dito? Meron po ba ganun? O yan totoo, dahil matalino yung tao, siyempre, bakit mo nga naman i-invest lahat? Eh, paano kung malugi? Totoo hindi? O para hindi lahat malugi, anong gagawin mo sa pera mo? Siyempre, i-invest mo. Ibubuhos mo ba lahat? Kung 500,000 yung perang retirement pay mo, anong gagawin mo? Kalahati lang? Magkano ang ilalabas mo? 250,000. Dahil matalino kang tao, at least kung malugi ka, meron ka pang 200,000. Pero kung ganun na naman pala ang mindset mo ay malulugi ka, mas magandang dito ka na mag-invest. Kasi ang laki niyan, eh, sa amin 7,980 lang. At least kung malugi ka, mas maliit yan, di hamak dito. Nakuha niya idea? Kung ikaw mag-iisip, papasok ka sa business, ng feeling mo malulugi, mas okay pa dito. Dahil 7,980 lang, may product ka pa. Gwapo pa yung speaker, saka maganda pa yung speaker. O tingnan mo to ah. Maglalabas ka ng pera, 250,000. Kung meron ka nito pag nag-retire ka na. 7,980. Subukan ho natin. Ito ba't pwede nang itayo sari-sari store? O naman. Meron ho kami dito, medyo mas maganda-ganda ang kitaan. Kung para ma-maximize mo yung potential income dito, I suggest, mag-7 heads po kayo. Mamaya, you can ask your sponsor. Kasi nung nag-start ho kami, 7 heads, 56,000 pesos lang po yan. Pero you have opportunity para kumita ng 4 million every month. Alam mo po, sa totoo lang, kahit lumabas ka, maglabas ka ng 56,000, hindi ka kita ro ng million yan. Pero maganda ho dito, yung perang ilalabas mo, pwedeng kumita ng 4 million every month. Ang maganda niyan, wala kang binabayarang kurente, tao, pwesto. Ay. O tingnan mo to ha, nilabas mo pera, 56,000. Sa Aim Global, nilabas mo yung pera mo, 250,000. Saan? Sari-sari store. Ano yung magiging trabaho mo dyan? Magbibenta. Totoo hindi?
O pag nagbebenta ka na, pag nabenta mo ng ang product, may pera o hindi? Pera na ulit ho siya. Dito po ba may product din? Yung 56,000 niyo po, may product din yan. So ibig sabihin, pag nabenta mo, magiging pera. O tingnan ho natin, ano mas practical ha? Galagay ho natin sa worst case scenario. Yung perang-pera mo doon sa tindahan ng pinagbenta na gastos mo, may sari-sari store ka pa? Wala na. O sa amin, yung product na benta mo, naging pera, na gastos mo, may aim global ka pa? O ano ngayon na mas practical? Hey! Product lang nawala sa'yo, pero yung business mo hindi nawala. Nakuha niyo? Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Pinapatunayan ko lang sa inyo, ito yung negosyo, kahit ilagay mo sa worst case scenario, yung business mo nakatayo. Marami negosyo, ilagay mo sa worst case scenario, wala na. Sabi daw, Lila Anthony, sama mo naman mag-isip. Dapat, pag nagnegosyo ka, kahit anong isipin mo masama sa business mo, dapat nakatayo pa rin. Hey. Yes. Ito po yan. Pag kayo po ba nagninegosyo na, dumarating po ba sa point, natatama rin ka? Eh what if tinamad ka sa sari-sari store, may business ka pa? Eh what if tinamad ka dito 2 years, 3 years, pagbalik mo, member ka pa rin? Yeah. Ano ngayon mas practical? Ano, ready na tayo? Yeah. Buti naman po. Parang sama ng tingin nyo sa akin. Yan. Sige po, palakpakan nyo po sarili ninyo. Yan. Alam nyo po, bago po tayo maghiwalay-walay, yun po, at least nagkaroon po kayo ng idea. Kung magdi-decide na ho kayo, dapat mag-decide na ho kayo mabilis. Dahil unang-una, yung perang ilalabas mo kahit 7,980 lang po yan. So, totoo lang, sobrang barya po yan sa isang negosyo. Sobrang barya po yan. Okay? Yung 7,980 mo, huwag mo pang hinayangan yan. Ang mas nakakapanghinayang, yung pwedeng mawala sa'yo pag ginawa mo itong negosyong ito. 7,980, madaling ilabas, madali rin kitain. Pero kung hindi ka magdi-decide ng mabilis, panahon ang mauubos sa'yo. Agree? Tandaan ninyo, pag ang pera, pag ginastos mo yan, pwede mong kitain ulit yan. Pero ang panahon, pag naubos, kahit gano'ng karaming pera mo, hindi mo na maibabalik ang panahon. Before I end, okay lang po ba tapusin ko sa maikling kwento? Yes. Itong kwentong ito, this is a true to life story, nangyari po ito sa San Francisco, California, noong 1960, bagong-bago itong kwentong ito. Okay, no? Bagong-bago po. Madali lang naman po ito. Sa mga... Alam ko po na may mga first-timer dito narinig na itong kwentong ito. Pero parang awa mo na, pakinggan mo na ulit ito. Pag narinig mo na. Sa mga hindi pa nakarinig ng kwentong ito, aba, napakaganda ng kwento. Isang oras lang po ito. Meron pong maglolo. Pakinggan niyo ako sa mga hindi pa nakaparinig ng kwentong ito. Ah. May maglolo. Lumapit po yung apo dun sa lolo. Paglapit po ng apo dun sa lolo, eto sabi ng apo dun sa lolo niya. Lolo, o bakit apo? Sabi daw nila, ikaw raw ang pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay dito sa lugar natin. Totoo ba yung lolo? Ano man sabi ng lolo niya, eto. Hindi naman masyado apo. Sige nga lolo, kung talagang matalino ka, kung talagang mahusay ka, kung talagang ikaw ang pinakamagaling dito sa lugar natin, hahamunin kita. Ano man sabi ng lolo? Ano ba yan apo? Sige lolo, dyan ka lang, wag po kayo alis, pabalikan kita. Ang ginawa po ng apo, lumabas po ng bahay. Paglabas po ng bahay ng apo, pumunta po dun sa bakuran, dun sa backyard. Pagpunta po dun sa bakuran, ang ginawa ng apo, nag-set up po siya ng panghuli ng ibon. Nung na-set up niya na yung panghuli ng ibon, may dumapong ibon, pagdapo ng ibon, anong ginawa niya sa ibon? Hinuli niya. Pagkahuli niya dun sa ibon, yung ibon buhay pa. Yung ibon gustong kumawala, pero ang ginawa niya sa ibon, hinawakan niya mabuti para huwag kumawala. Ano mo yung ginawa sa ibon? Nilagay niya sa likuran niya. Paglagay sa likod, ano mo ginawa na po? Etong ginawa ng apo, lumapit doon sa lolo. Paglapit ng apo doon sa lolo, eto sabi ng apo niya. Lolo! Sige nga, kung talaga magaling ka, talaga matalino ka, pinakamuhin sa dito sa lugar natin, lolo. Hahamunin kita. Hulaan mo nga yung ibon na nasa likuran ko kung patay o buhay. Ano mo sabi ng lolo niya? Alam niyo po sabi ng lolo niya? Eto. Alam mo po no? Talagang napakabata mo pa. Ayos lang? Sige po, tutuloy ko. Actually, nakalimutan ko lang. Eto na. Alam mo po no? Talagang napakabata mo pa.
Alam mo po, no? Pag sinabi ko kasi niyang ibon na yan, pag sinabi kong buhay, ang gagawin mo sa ibon, papatay mo sa iyong kamay. At papakita mo sa akin, patay. Alam mo po, no? Pag sinabi ko naman yung ibon na yan, pag sinabi ko, patay, yung higpit mo dun sa ibon, luluwagan mo yan, at paliriparin mo sa aking harapan, at sasabihin mo sa aking buhay. Alam mo po, no? Ang tanging sagot ko dyan sa tanong mo, nasa iyong kamay, ang buhay ng ibong yan. Nasa sa'yo, kung papatayin mo, or bubuhayin. Anong moral lesson about dun sa story ko po? Wala po, wala. Naikuwento ko lang po. Alam nyo kapatid, ang moral lesson about dun sa story ko, kung ikaw ngayon first timer na ko po, alam nyo po, misi gano'ng kaganda yung product na pinakita namin sa inyo, misi gano'ng kaganda po yung opportunity na pinakita po sa inyo ni Miss Lani Nunor, misi gano'ng po kaganda po yung pagkakataon na pwede ho kayo pwede magbagong buhay mo, na pwede kang kumita, na pwede kang makatulong. Alam mo kapatid, misi gano'ng kahit sino pang taong nasa harapan mo para baguhin yung life mo. Alam mo kapatid, nasa iyong kamay pa rin ang decision. Nasa sa'yo kung papatay mo or bubuhay mo. Dalawa lang pong tao ang pumasok dito at dalawa lang din pong tao lalabas. Positive, negative. Hindi ko po alam kung sino yung positive, negative sa inyong lahat. Pero higit sa lahat, kami po yung nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyo. God bless and to God be the glory po sa inyong lahat. Thank you.